Yun, Tipiters. Tapos na kami. Tipiters, tapos na kami sa aming walking tour dito sa Kotor. Hey, Tipiters! Good morning dito sa Dubdubnik! Eh, kita niyo yung background. Ganda, diba? So, ang gagawin namin today is magkokotor tour kami. And Kotor tour. So, pupunta kami ng Pili Gate kasi doon yung meeting place namin, 6:50 AM. Full day tour to. So, mga gabi na kami makakarating. For sure. Ito naman sa background. Maganda. So ayun, Tipiters, umalis kami doon ng sakto, 7 AM. Tapos ating kami ng border ng Croatia ng 9:30 AM. Tapos kinuha nila yung mga passports namin and then ayun, tinatakan nila, exit namin. Ayun, another 2 kilometer drive bago namin narating yung border naman ng Montenegro. Kasakay lang kami sa bus, relax. Tapos yung parang tour guide namin sa bus, siya na yung nag-ano ng passports namin. Nagpatatak naman ang entry namin papunta dito sa Montenegro. So yun, gano'n na yung ano. Parang wala, chill lang kami sa borders actually. Tapos na kami na. Tipiters, tapos na kami sa aming walking tour. Kotor, sa old town nila. And kita niyo naman, ang ganda. Nasa background ko yung St. Nicholas Church. May cruise dun sa port. So, nandito lahat ng mga turista. Isa kayo ng cruise na yun. And kasama yung mga ibang day tour buses galing Dubrovnik. Nag-wonder dito kung saan ba kakain. So, kanina, pinuntahan namin is yung Museum Square and yung tawag dito? Wait, may kodigo dito. Yung Pima Palata o yung Pima Palace. Yun. Tapos sa taas nito guys, merong ano, may church na pwedeng akyatin. Pero wala na aming time to do that. Kaya, eto, pipicture na lang namin sa baba. Hindi ko alam makita ninyo. Nasa pinakatoktok niya. So, dito sa Old Town, merong 60 tourist spots na pwedeng puntahan. Mga structures lahat halos. Mga lumang buildings, yun, churches, mga palace gates, ayan. After nito, ang gagawin namin is kakain muna, and then maghanap ng ref magnets. Siyempre, kailangan yun, souvenir. So, yun, later na lang. Walang nasa alat, pero masarap siya. Ay, ano mga effects ng asin? So, in order namin is black risotto, tapos prawn risotto, and mussels cooked with white wine. So, ngayon, ito. Kaya namin mag-tour muna dito sa Old Town ng Kotor. Kasi medyo nabiting kami sa walking tour kanina eh. Pero kaya namin i-cover yung iba pang lugar dito. So we only have 30 minutes para tapusin tong Kotor tour namin. So ginawa namin, pumunta kami sa may Citadel restaurant, tapos umakyat kami kasi may ano doon, may stairs doon na
pwede nyong i-access yung wall ng city. So ngayon ito, naglalakad kami. Tinatry namin lumapit dun sa parang fortress nila sa may bundok para makuha na namin siya ng maayos. So sa background namin, kita mo, ayan. Kita nyo yung mga sailboat. Tapos may malaking cruise dun. Kaya daming turista din dito. Halos puno yung ano kanina, yung Museum Square, tsaka yung Cathedral Square. So ito nung kinainasan ko. Umulan. Okay, so yung weather kanina sa Kotor. Tapos dito naman, umuulan. Sana tumilan at tsaka umaraw na. Parang maganda sa view. Diba? We're still hoping na ano pa rin, mag-clear yung sky, mag-clear yung weather para mas maganda yung view and mas makuha na namin ng pictures. Ayan. So far, tignan niyo yung view sa harapan. Ang ganda. Kung gusto niyo pumunta dito, kailangan niyo na magbayad ng 5 euro para sa ferry papunta dito. Round trip na yun. So, yun. Nandito kami ngayon sa Our Lady of the Rocks Church. So isa tong man-made island. Ayun, nag-iisa lang siya dito sa buong Adriatic Sea na man-made island. Yung church na to, meron din siyang museum. Kung gusto niyo bisitahin yung church and museum, may entrance fee na 1 euro lang. Yun. Iba pa siya doon sa ferry papunta dito, ha. Yung ferry na 5 euro. Balikan na yun. Sa kabila naman, meron din isa pang island. So ayan, tignan nyo na lang. Ayan siya. Tapos na kami. So pabalik kami ng bus ngayon. So tignan nyo na lang yung view namin sa harapan. Ang ganda.